Hi everyone, we are the group 1 that will tackle about the childhood years and early education, and each member has assigned subtopics about Jose Rizal's childhood years and early education. Good day po, sir. My name is Mary Jane Danog at ang ire-report ko po ay ang Calamba at the time of Rizal's birth. So, as described by Palma in 1994, Calamba is an enchanted town. It is situated as if enclosed in a valley between Laguna de Bay and Mount Makiling. The town is panoramic with its landscape, as it is nature has lavished this town all its tenderest caresses. So, ayun po yung dito makikita natin sa picture na yung location po ng Calamba, Laguna. Calamba at the time Rizal's birth was agricultural town. So, dito sa Calamba, ang pangunahin nilang pinagkakakitaan is yung agricultural. At ang mga pangunahin nilang produkto dito is yung production ng sugar at palay. Yun. Ito po yung Dominican Hacienda kung saan dito nagtatrabaho yung mga residente sa Rizal. So, ang may-ari po nito ay ang mga Dominican Friars. Isa din dito yung pamilya ni Rizal na nangungupahan. Pero di katagalan, pinaalis sila ng mga Dominican Friars kasama nung ibang mga residente. So, birth, pangalawang topic po is birth of the young Jose. So, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialanda, or Jose, was born on June 19, 1861 in the town of Calamba, Laguna. Yun. Nung habang pinapanganak si Rizal, munti ka nang manganib yung buhay ng kanyang ina kasi malaki yung ulo ni Rizal habang pinapanganak siya. So, yun. 3 days after the birth of Rizal was baptized by Father Rufino Colantes at the Calamba Catholic Church with Father Pedro Casanias as his godfather. Rizal was the 7th child in a family of 11 children, 2 boys and 9 girls. So, ito po yung pagkakasunod-sunod ng taon kung kailan pinanganak, kung sino yung mas matanda hanggang sa kung sino yung pinakabata. So, si Saturtina yung panganay, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, at pangpito si Rizal, si Concepcion, at si Josefina, Trinidad, at si Soledad. So, yung magulang ni Rizal na si Francisco Rizal Mercado at yung kanyang asawa na si Teodora ay galing sa isang pamilya na kilala sa lugar nila. Jose Rizal's first teacher was her mother, who had taught him how to read and pray and who had encouraged him to write poetry. Si Rizal, ang ina ni Rizal ang kanya naging unang guro at doon ay marami siyang natutunan. Ngayon, nung 11 years old si Rizal, siya ay pumasok sa Universidad ng Ateneo, Manila. He earned excellent marks in a subject like philosophy, physics, chemistry, and natural history. He studied ophthalmology at the UST Faculty of Medicine. Kaya nag-aral si Rizal ng ophthalmology dahil napansin niya na nanlalabo na yung paningin ng kanyang ina na ang dahilan ay katarata. So, yun lang po. Hello, my name is Arlene Linel M. Bonayon and I will be discussing the Rizal's ancestry and Rizal's immediate family. First, next slide please. The family of Rizal is considered one of the biggest family during their time. His great-great-grandfather named Domingo Lamco, the family's paternal ascendant, was a full-blood Chinese who came to the Philippines from Amoy, China, and a Chinese immigrant
from Phuken city of Changkau, who arrived in Manila in about 1690. And the pangasawa niya ay half-breed Chinese by name of Ines de la Rosa, and assumed in 1731 the surname Mercado, which appropriate for him because he was a merchant. Spanish term Mercado means market in English. Domingo Mercado and Ines de la Rosa had a son, Francisco Mercado, who resided in Binan, married a Chinese-Filipino mestiza, Cirila Bernacha, and was elected gobernadorcillo of the town. Next slide, please. Juan Mercado, Rizal's grandfather, married Cirila Alejandro, a Chinese-Filipino mestiza. Like his father, he was elected gobernadorcillo of Binan. Capitan Juan and Capitana Cirila had 13 children. At isa sa anak nila ay yung ama ni Rizal, na bunsong anak ni Juan Mercado na si Francisco Mercado na napangasawa at ina ni Rizal na si Teodora Alonso Realonda. On his mother's side, Rizal ancestry include Chinese, Japanese, and Tagalog blood. His mother lineage can be traced to the fluent Florentina family of Chinese mestizo originating in Baliwag, Bulacan. Lacandula, the last native king of Tondo, he is believed ancestor of Doña Teodora family, which is yung sa mother side ni Rizal. Eugenio Ursua, Rizal's great-great-grandfather from his mother's side. He was of Japanese ancestry. He married a Filipina named Binigna. Regina Ocoa, a grandmother of his mother, had mixed Spanish, Chinese, and Tagalog blood. His grandfather was a half-Spaniard engineer named Lorenzo Alberto Alonso. Next slide. Si Lorenzo Alberto Alonso, he was wealthy and had considerable investment in American Manila. He served as the municipal captain of Binan in 1824. Researcher revealed that Mercado Rizal family had traced Japanese, Spanish, Malay, and even Negrito blood aside from Chinese. Mercado, the real surname of Rizal family, which was adopted in 1731 by Domingo Lameo. Rizal, ito yung second surname which was given by the Spanish alcalde, mayor of Laguna. Dahil ang tunay na apelido ni Rizal ay Mercado, pero that time, Mercado was a hot name dahil sa issue ng kanyang ina at ni Alberto na nagresulta sa pagkakulong ng dalawa. Upang maprotektahan ang identity ni Rizal, he changed his surname. Next slide. Next. Jose Rizal came from a wealthy family in Calamba, Laguna, considered one of the biggest family in those times. The 13-member family consisted on his father, Francisco Mercado, and his mother, Teodora Alonso Realonda, and 9 sisters and 1 brother. First, Francisco Mercado, father of Jose Rizal, who was the youngest of 13 offspring of Juan and Cirila Mercado. Born in Binan, Laguna on April 18, 1888, studied in San Jose College, Manila, and died in Manila. His father is called B. Hacendero and capitanes of the town which they were born. Rizal described his father as a model of fathers because his father, Don Francisco, gave all their needs just to have good life, even if building and giving them a library that will help to their education. Teodora Alonso, mother of Jose Rizal, who was the second child of Lorenzo Alonso, she studied at Colegio de Santa Rosa. She was a business-minded woman, courteous, religious, hardworking, and well-read. She was born in Santa Cruz, Manila on November 14, 1827, and died in 1931 in Manila.
She was known for being disciplinarian as well as dedicated, courteous, and hardworking mother. As the young Rizal first teacher, she had and was his inspiration in taking up medicine. Child of Rizal, married Manuel Timgas. Pasiano Rizal, only brother of Jose Rizal, and the second child, studied at San Jose and later a general of the Philippine Revolution. And he is the most influential siblings of Rizal. He successfully served as Jose guardian and hero. Narcisa Rizal, the third child, married Antonio Lopez at Morong, a teacher and a musician. Olimpia Rizal, the fourth child, married Silvestre Olbaldo, died in 1887 from childbirth. Lucia Rizal, the fifth child, married Matriano Herbosa. Maria Rizal, the sixth child, married Daniel Faustino Cruz of Binyan, Laguna. And Jose Rizal, the second son and the seventh child, he was executed by the Spaniard on December 30, 1896. Concepcion Rizal, the eighth child, died at the age of 3. Josefa Rizal, the ninth child, an epileptic, died a sphincter. Trinidad Rizal, the tenth child, died a sphincter and the last of the family to die. Soledad Rizal, the youngest child, married Pantaleon Quintero. Rizal's family belonged to the middle-class family. They belonged to the Principalia, a town aristocracia in Spanish Philippines. They owned a carriage which was a status symbol of ilustrado. They also owned a library, the largest in Calamba, consisting of more than 1,000 volumes. That's all. Thank you. Good day. My name is Pamela C. Cabansag and ang ire-report ko ay Childhood Days and Memories of Rizal. Ang buhay ng batang Rizal ay masaya. Siya ay mahal na mahal ng kanyang pamilya. Ang batang Rizal ay sakitin, mahina at hindi biniyaan ng tangkad. Siya rin ay malnourished. Kaya siya ay binigyan ng maraming atensyon ng kanyang mga magulang. Nung bata pa si Rizal, ay ginawaan siya ng kanyang ama ng maliit na kubo upang doon siya maglaro tuwing umaga. At sa garden rin na iyon, ay doon rin sila nagkwekwentuhan kasama ang buong pamilya. Next slide. Isa rin sa madalas at paboritong gawin ni Rizal noong childhood niya ay ang pagdadasal nila ng Angelus, kasama ang buong pamilya. After nilang magdasal ng Angelus, ay kunikwentuhan naman siya ng kanyang ina at ng kanyang kasambahay ng mga kwento about fairies, tulad ng Tale of Buried Treasure and Trees Blooming with Diamonds. At the age of 3, si Rizal ay marunong nang magdasal at magbasa ng Bible. At lagi niyang binibisita si Father Leoncio Lopez, ang town priest ng Calamba, para makinig sa mga opinion nito sa current issue at philosophy in life. At the age of 4, namatay ang nakababatang kapatid ni Rizal na si Concepcion, o mas kilala rin Concha. Si Concha ay palaging kalaro ni Rizal and he loved his little sister so much. Ito rin ang unang beses na nalungkot at nakaramdam ng pighati si Rizal. Next slide. At the age of 5,
Ang batang Rizal ay nagsimula na rin mag-sketch or mag-drawing at mag-mold gamit ang kanyang clay. And aside from this, natuto na ay gusto niya rin na laging sumasakay sa kanyang pony at makipaglaro sa kanyang aso na si Usman. At the age of 8, nagsulat na rin si Rizal ng isang poem entitled Sa Aking Mga Kababata. Next slide. Ipinapakita sa poem na ito ang kahalagahan ng wika at dapat natin itong mahalin. Next. Pagkatapos ng tula ay gumawa rin si Rizal ng isang dula-dulaan na may tebang Tagalog comedy na ipinerform sa Calamba Festival at nagustuhan ng marami. Next. So, ano nga ba ang mga naka-influence sa batang Rizal? Una, heredity. Ito ang katangian na mana niya sa kanyang Malayan ancestors, which is love for freedom and desire to travel. Second is from Chinese ancestors. Nakuha niya rito ang pagiging makakalikasan, mapagpasensya, at pagiging mapagmahal sa mga bata. Third is from Spanish ancestors. Dito naman niya nakuha ang pagiging elegante, madamdamin, at pagiging mag-iloo sa mga kababaihan. Fourth is from his father. Nakuha niya dito ang ugali na mahalin ang ginagawa, pagrespeto sa sarili at sa kapwa, at pagiging independent person. Ang last na nakuha niya ay sa kanyang ina. Si Rizal ay isang religious person katulad ng kanyang ina. And young Rizal also inherit the passion for arts and literature. Ang second naman, next slide. Ang second naman na naka-influence sa batang Rizal is ang environment niya. Ito ay ang mga magagandang scenery sa kanilang garden and religious atmosphere sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga kapatid na lalaki na tinuruan siya kung ano ang halaga ng kalayaan at justisya. At mula naman sa kanyang mga kapatid na babae ay ang pagiging magalang sa mga kababaihan. And from Father Leoncio Lopez naman, tinuruan siya nito upang maging matapat at masuduring na bata. And ang last dito sa environment is yung Spanish cruelty. Namulat na ang batang Rizal sa mga pang-aabuso na naganap sa kanyang paligid na naging inspirasyon niya upang ilaan ang buhay niya para sa kalayaan ng bayan. Young Rizal was a good observer. And ang last na naka-influence kay Rizal is the act of divine providence. Naniniwala si Rizal na pinagkaulugan siya ng Diyos ng maraming kaalaman at mayroong magiting na puso at diwa ng pagiging makabansa. Thank you. So ang ire-report ko is the story of mold and play. So, isasama rin na lang natin yung story. Sabi dito, the story is about a daughter Mold who was warned by her mother against going too near a lamp lake. Though the young moth promised to comply, she later succumbed to the pull of the light's mysterious charm, believing that nothing bad would happen if she would approach it. Approach it with caution, the moth then flew close to the flame. Feeling comforting warmth at first, she drew closer and closer, bit by bit, until she flew too close enough to the flame and perished. Next.
So incidentally, Pepe was watching a similar incident when he was listening to the storytelling, like a live enactment. A moth was fluttering too near to the flame of the oil lamp on their table. Not merely acting out, it did fall dead as a consequence. Both moths in the two tales pay the price of getting near to the fatal light. Next. So, ayan. Kaya, itong the story of moth and flame, nagkaroon to ng big impact or influence doon sa perspective ni Rizal. Alam naman natin na bata pa lang si Rizal is kinukwentuhan na siya, sinasali na siya ng kanyang ina na magbasa, ganyan, sumulat. So, ang dun sa mga ibang na-search ko, ang kaya na ikwento to ni nung ina niya, si Theodora, itong The Story of Moth and Flame, kasi kinulayan niya yung mga parang libro, gano'n. So, ang gustong iparating ni Theodora, maturuan siya ng pagsunod, gano'n. So, ito yung story na maganda para doon. So, sabi dito, The Story of Moth and the Flame shape Rizal's social and political ideas. So, bata pa lang si Rizal, parang very, na siya tawag dito, yung kapag may isang bagay ka na sinabi, parang naiisipan niya yun ng malalim, gano'n. So Rizal himself felt that the moth's tale could serve as an allegory of his own destiny. So kaya ito, nasabi dito na, as an allegory of his own destiny. Parang nung lumaki na siya, parang nabaliktanaw sa isip niya na yung kinuwento ng ina niya, parang gano'n ang naging takbo ng buhay niya. Patulad doon sa Gamo-Gamo. So the tragic fate of young moth, which died a martyr to its illusions, left a deep impress on Rizal's mind. Tapos dito sa last, ang mga gamo-gamo pala ay hindi natatakot mamatay sa paghanap ng liwanag. So itong phrase na to, yung quotes na yan, ayan yung sinabi ni Rizal nung after nung kwento nung kanyang ina. Parang na-realize niya na yung mga gamo-gamo, diba, yung liwanag, parang na-attract sila doon. So dahil dun sa kagustuhan nila na makalapit doon, namatay sila. So parang sumisimbolo rin ito dun sa naging kinahinatnan ng buhay ni Rizal na pinili niyang maliwanagan yung kanyang mga kababayan through his yung mga writings niya, yan. So pinili niya yon para magkaroon ng tamang pagkilala ng Pinoy. So yun, sabi dito, Rizal chose to enlighten the Filipinos against the Spanish governance in Philippines through education, eliminating colonial mentality and inequality. So meron ding moral values yung The Story of Moth na alam naman natin ang gusto ng mga, yun, yung mga nakakatanda na yung mabuti, kailangan sumunod tayo sa kanila para hindi tayo mapakakalat. So, itong story na to is nagkaroon talaga ng malaking impact or influence sa perspective ni Rizal hanggang sa paglaki niya. So, yun lang. Thank you. Good morning. Ako po si Kate Antoinette Tarsena. Ang ire-report ko po ay early demonstration of inborn talents. Bata pa si Rizal, nakita na ng magulang niya na matalino siya at maraming talents. Sabi nga nung pinanganak siya, nahirapan ng nanay niya na ilabas siya dahil malaki ang ulo nito. Kaya nga, di ba may kasabihan na kapag malaki ang ulo, ibig sabihin matalino daw yung bata. Tapos, at a very young age, he showed great interest in reading. Dahil sa nanay niya na si Doña Chedora, bilang unang teacher na niya na nagtuturo sa kanya, na ipakita niya na maaga na develop ang mga inborn talents niya, lalo na sa pagbabasa na gustong gusto niya. Nung 3 years old pa lang siya, na-master niya na ang alphabet. At nung 3 years old din siya, natutunan din niya sa nanay niya ang
mga iba't ibang dasal katulad ng Angelus Prayer na araw-araw niyang nire-recite. Dayang Rizal also showed an aptitude in sketching, painting, sculpture, and literature. Nung nakita ng nanay niya na si Doña Teodora na may talent si Rizal sa literature, hinikayat ni Doña Teodora na magsulat si Rizal ng tula. Next slide. Ito yung mga example ng painting ni Rizal, pero wala akong nakitang example na painting niya nung bata siya, kaya ito yung na-search ko. Ito yung mga painting niya ngayong nung malaki na siya. Ganun. Next slide. In his room, he kept many statuettes which he made out of clay and wax. One time, nung nakita ng kapatid niya sa kwarto niya yung mga statuettes na ginawa ni Rizal, inasar siya ng kapatid niya at sinabi sa kanya, "Ote, ano ang ginagawa mo sa maraming statuettes na yan?" Tapos ang sabi niya, "Hindi mo ba alam na matatayuan ako ng monumento at tributo ng mga tao dahil sa karangalan ko sa pagdating ng panahon?" When he was also 8 years old, Rizal wrote his first dramatic work, which was a Tagalog comedy. Yung Tagalog, ano niya, dramatic work, ginanap yan sa fiesta sa Calamba at binenta yon sa isang gobernadorcillo na galing sa Paete sa halagang 2 pesos. Tapos, nakita rin na may talent siya sa sketching, painting, sculpture, and literature. Nagsimula siya mag-sketch at the age of 5 years old. Tapos, karaniwan niyang ini-sketch ay mga ibon, bulaklak, prutas, ilog, bundok, at hayop at mga tao. Nagda-drawing at sketching siya sa kahit sa libro ng mga kapatid niya, kaya pinapagalitan siya ng nanay niya. Nag-uukit din siya ng mga figures ng tao at hayop. Additional lang na may talent din si Rizal sa pag-operate ng marionettes o yung sa puppet show. Ayun din yung isa sa talent niya nung bata siya. Next slide. Tapos ito yung ginawa ni Rizal na tula nung bata siya, nung 8 years old siya. Ang title, Sa Aking Mga Kababata. Ang meaning ng tula na yan is yung katulad sa kasabihan na sinabi ni Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Meaning lang ng tula niya is pagyamanin yung sariling wika natin at mahalin yung sariling wika natin. Ayun lang po. Thank you. Good day, I'm Altea Rose B. Alcalde. I will be reporting on Dr. Jose Rizal's first days of injustice and his preparations for formal schooling. Now, as a child, aware na si Dr. Jose Rizal sa nangyayari sa kapaligiran niya. Alam niya yung unfair treatments na naranasan ng mga kapwa niya Filipino sa mga kamay ng Espanyol. And he always wonder why, bakit oppressed yung mga Filipino that time. So, una niyang naranasan yung sinasabi ditong unfair treatment or injustice when he was 10 or 11 years old. So may mga sources kasi nagsabi na this happened noong 1871, meron ding noong 1872. So that time, hinuli ang kanyang ina na si Teodora Alonso dahil sa salang panlalason sa sarili niyang hipag na asawa ng kapatid niyang si Jose Alberto. Ito kasing si Jose Alberto na kapatid ni Teodora, galing siya ng Europe. And right after na umuwi siya sa Binian, Laguna, nalaman niya na naiwan lang yung mga anak niya sa bahay nila and wala dun yung asawa niya. So parang nagkaroon ng ibang affair sa ibang lalaki yung asawa niya. So, ang binalak ni Alberto, hiwalay na yung asawa niya. But then, si Teodora yung nag-convince sa kapatid niyang si Alberto na patawarin na yung asawa niya at magsimula silang muli. Kung i-analyze natin, parang imposible naman na nilasong talaga ni Teodora yung hipag niya since that time parang naging mediator pa siya nung dalawa, di ba? Ito kasi yung asawa ni Jose Alberto,
kinabahan siya that time kasi si Jose Alberto, kahit hindi siya hiniwala yan, madalas dalawin ni Jose Alberto si Chodora and feeling niya baka nagpa-plot yung dalawa ng murder na patayin siya. So, even without evidence that time na nilalason talaga ni Chodora yung hipag niya, inaresto pa rin si Chodora at pinaglakad ng 50 kilometers from Calamba to Santa Cruz, Laguna. And she was also imprisoned for almost 2.5 years. Nakalaya lang si Chodora after siya iabsuelto ng gobernador general that time na si Izquierdo. So, kaya lang siya pinalaya kasi that time nag-perform si Soledad and other young girls. Si Soledad, di ba, yung younger, yung youngest sibling ni Rizal? And natuwa yung mga guests and si Izquierdo kay Soledad. So, nakiusap si Soledad na palayain si Chodora and pinagbigyan yun ng gobernador general. So, doon makikita natin yung unfair justice system na meron tayo dito sa bansa. So, then, Rizal developed hatred and mistrust kasi mistrust dahil yung mga mismong dumakip sa nanay niya that time and nagpalakad ng 50 kilometers kay Chodora ay mga frequent visitors sa bahay nila. So, yun yung mga tinatanggap ng nanay niya, pinagsisilbihan kapag bumibisita. So, parang na-betrayed yung feeling na yun yung feeling ni Rizal that time. So, dito sa pangyayaring to, yung sinapit ng kanyang ina, kinonect niya yung mga nangyari kay Sisa at iba pang kababaihan sa Noli Metangere at El Filibusterismo. Another incident na nag-influence sa prinsipyo at hangarin ni Rizal ay yung execution ng Gomburza. Si Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora noong February 17, 1872. So, nabalitaan niya yung execution sa kuya niyang si Pasiano na malapit sila. So, student that time si Pasiano ni Father Burgos sa Colegio de San Juan. So, inaresto yung Gomburza noong 1872 because of a legal association daw nila sa naganap na Cavite Mutiny. So, yung dahilan doon ng mga Spanish na explain na din na, diba, si Father Burgos, student din siya ng isa pang father noon na parang pro for secularization ng mga simbahan. So, dahil nga mga pari yung Gomburza, so sinasabi ng mga Spaniards na naging advisor daw sila and kabilang daw sila dun sa naganap na pag-aaklas sa Cavite. So, marami pang ibinantang sa kanila na hindi naman totoo at hindi rin naman napatunayan. Till death, the Gomburza pleaded non-guilty but were executed by garrote. So, naisip ni Pasiano na Rizal muna yung gagamitin nilang apelyido that time dahil nga yung merkado kilala na may association nga dun kay Father Burgos. So, yun. Pasiano was devastated dahil nga dun sa pagkamatay ng Gomburza and so is Rizal. So, naisip ni Rizal no na para sa mga Spaniards, madali lang tayong arestuhin, pahirapan, patayin at kahit walang ebidensya yung mga binibintang nila. So, that time gusto niya sana maging Jesuit. Pero dahil nga sa nangyari sa Gomburza, naisip niya na wag na lang yun ituloy and gagawin niya na lang ay ipagtanggol ang kapwa niya mga Filipino. So, he dedicated El Filibusterismo to the three martyrs. Next slide. Next slide, please. Ayan yung picture, yung nangyaring execution sa Bagong Bayan ng Gomburza. So, sa preparations for formal schooling naman ni Rizal, his first teacher was his mother. Sabi ng sources, she was one of the most educated women of her time. So she graduated college and she was able to speak fluent Spanish and she was also an expert mathematician. Basically, sa kanya ni Rizal yung knowledge ni Rizal. So parang isipin natin kung wala yung nanay niya na una nagturo kay Rizal, wala ding Jose Rizal na kilala natin ngayon. So Chodora, Rizal's mother, noticed na mabilis matuto si Rizal kasi at the age of 2, magaling na siya magbasa and magsulat. Dito, we can conclude na gifted talaga si Dr. Jose Rizal.
So, para ma-develop palalo yung skills niya, pinagagawa siya ni Chudora ng poetry and different kinds of verses. Dahil nga may kaya yung pamilya ni Rizal, his mother was able to hire tutors for him. So, una ay si Maestro Celestino na sinunda ni Maestro Lucas Padua. Pero yung third tutor niya talagang si Leon Monroy yung nag-develop sa skills ni Rizal sa reading, writing, basics ng Spanish and Latin. Sadly, Leon Monroy passed away and Rizal's parents decided na pag-aralin na siya sa formal school. So then on 1869, pumasok si Jose Rizal sa private school in Binian, Laguna, accompanied by his brother, Pasiano. Madalas siyang mapaaway doon dahil inggit yung mga classmates niya and other higher years sa kanya dahil magaling siya sa Spanish, Latin, and other subjects pa. So madalas siyang isumbong sa teacher. And sabi sa isang source na wala daw araw na hindi pinagalitan o napalo si Rizal that time. Kasi yung tayo ng disiplina dati, diba, pwede pang paluin yung mga bata. So, he came to hate that kind of discipline na nilagay niya yun sa part ng Noli Me Tangere. May statement dun si Ibarra na yung primer, which is a textbook ng mga bata, should be a friendly guide to unravel marvelous secrets and not bathe in children's tears. And must be a playground for the mind and not a torture chamber. So then, inimprove pa ni Rizal lalo yung knowledge niya. And pumasok siya sa Ateneo Municipal sa Manila in 1872 and took a Bachelor of Arts degree. So dito ginamit niya na yung apelidong Rizal dahil nga mainit nga yung apelido ng merkado sa mata ng mga Spaniards. So magaling siya at matalino. Nag-excel din siya sa lahat ng subjects. Isang medal lang yung nakuha niya during his third year. And meron dun sa isang source na nanalo daw siya sa isang play. However, kahit nanalo siya, hindi siya halos i-acknowledge ng crowd dahil nakita nga na Filipino siya. Noong fourth year niya, nakakuha siya ng highest grade sa lahat ng subject. He graduated with highest honors at the age of 15. He was also called the most brilliant Atenean and the pride of the Jesuits. Then, gusto niya pa mag-aral since after niya gumraduate ng Ateneo, di ba? Gusto niya pa mag-aral ng medicine dahil nga lumalabo yung mata ng nanay niya. And that time, walang medicine na course sa Ateneo. So, pumasok siya sa UST. His brother pa siya, no? Inujok pa siya na ipagpatuloy yung studies niya sa Europe. That time naman, ang gobernador general natin ay si Gobernador General De La Torre. So, di ba, nung time ni De La Torre, may academic freedom and liberal yung pamumuhay ng mga tao. So, he also provided scholarships doon sa mga middle-class Filipinos and sent them abroad to study. So, sila na yung mga kilalang ilustrados, di ba? Yung mga educated Filipinos. Nakita din, pagdating niya sa Europe, alam na natin yung the rest, nakita niya yung way ng pamumuhay ng mga Europeans na ibang-iba dito sa pamumuhay natin sa Pilipinas. So, that's all. That concludes our discussion of Rizal's early education and childhood. Thank you for listening. Stay safe and God bless.